Minsan, na tumawag ako, na tinanong ako ng account number, please enter your account number. Kailangan na, no? Hawak mo yung billing mo para alam mo yung mga account number. Eh, wala. Wala sa akin. Wala. Down, ano, drain up ko yung call, kinuha ko yung account, tawag na naman ako. So, back to, ano naman, press one. Hello mga ka-Arki, kamusta kayo? Hello Marion, and welcome sa isa na namang episode dito sa ating YouTube channel. And ano bang pag-uusapan natin today, Marion? Oo, hello mga ka-Arki, hello Sir Fitz, kamusta kayo? At ngayon, ano ba? Ano bang pag-uusapan? Tip, tuloy natin yung series natin. Tips kapag bibili ng .. ng something, oo. Ng something, oo. Okay. So, anong particular topic ang bibigyan natin ng tips ang mga ka-Arki natin? Pagbibili ng ano ba? Ang tatalakayin natin ngayon ay tips kapag bibili ng internet service provider. Pipili. Nako. Ano yan, no? Very important yan kasi lalo na ngayon na tuloy-tuloy pa rin yung ating mga work from home and yung mga kailangan natin. Usually, online na rin natin binibili. So, baka mamaya meron kang chine-check out tapos biglang naputol yung internet connection mo tapos bigla kang na-charge yung credit card mo pero hindi pala pumasok yung transaction. Ako, ano yun eh, hassle din yun eh, no? So basically, tip? Oh, yes. O kaya Sir Fitz, nag-streaming kayo, 'di ba? Nagla-live streaming kayo tapos pumalpak yung internet service provider mo. Nako, totoo 'yan. Experience ko 'yan pag nagla-live stream ako doon sa channel ko. And fortunately naman sa atin, not always na maayos-ayos naman yung internet connection ko pag nagla-live stream tayo sa Wealth Arki. But oo. Uso na rin kasi yung live streaming eh, not just for yung educational purposes, but siyempre yung mga estudyante, yung mga umaattend ng mga online classes. So kung hindi maayos yung internet connection mo, di ba? So affected yung iyong learning experience. Yan. So ano ba yung mga tips natin kapag pipili tayo ng internet provider? Ano ba yung mga kinonsider mo, Marion, nung ikaw ay naghahanap ng internet provider dyan sa bahay ninyo? Oo, sige. Ako muna. Sige, simulan ko muna. For me, ang number one ay price. Price na pasok sa budget na kailangan mo. Siyempre, kasi ako, more of bahay. Bahay lang naman. Office work, diba? Hindi naman ako gamer. So, yung internet speed na kailangan ko is just enough, no? To do research, diba? To do live streaming with Wealth Arki. So, and of course, yung budget din. Ayoko naman magbayad ng 3,000 mahigit para sa internet service na hindi ko naman gagamitin. Mamaya sa 1,500 or 2,000 lang, okay na kami ng asawa ko sa paggamit ng internet connection. Usually yan yung price range, no? Mga 1,000 to 2,000 pesos per month. Na yun yung acceptable na speed. And I agree with you, Mario, no, na consideration talaga yung ano ba yung kailangan mo, ano ba yung saan mo ba siya gagamitin. Kung gamer ka, syempre medyo mataas dapat yung speed. Tapos kung marami ka usually dina-download, so syempre yung download speed kailangan medyo mataas din. And yung mga ka-Arki natin, siguro, not a lot of people are familiar na ang isang internet connection, dalawa kasi ang speed niyan. Merong download speed, tapos merong upload speed. And ang mga internet providers, ang usually binibida niyan, yung download speed lang. And kung mapapansin mo, kunwari, nag-a-attach ka ng malaking file sa email, ang tagal-tagal mag-attach kasi upload speed yon, kasi ikaw yung nag-a-upload. Ngayon, kung ikaw yung tipong maraming pinapadalang files sa mga office mates mo, alam mo yun, tapos
kasama dito yung pag nagpe-present ka or nag-live stream ka, upload speed din yung consideration doon eh. So kung ikaw ay madalas mag-upload ng files or mag-send ng files, kailangan mong tanongin doon sa internet provider mo, ano ba yung upload speeds sila? And hindi lang yung download speeds yung kailangan iniisip natin. And also, kung nasa bahay tayo, make sure na yung ino-offer sa atin ay yung residential subscription. Kasi may mga internet providers ako na na-encounter na yung ino-offer nila pang business. Kasi usually, alam mo yun, mas mahal yung mga business lines eh. And ang ina-assume nila, ah, may online store siguro to. So kailangan, ano, business line. Pero kung sa bahay ka naman, home-based business, I think sufficient naman yung residential na subscription rate. Kunwari, may mga kilala kasi ako nagbebenta sa Facebook, nag-online, nag-Facebook online selling, no? As a side hustle or side business. So, kailangan mo ng medyo mataas na upload speed doon kasi nga, di ba, nagla-live stream ka. But at the same time, you'll be okay with just the residential type of subscription, which is, as you've said, mga around 1,000 to 2,000 pesos per month. Mm-hmm. At ano, no? Sa akin din, no? Tulad sa tulad ikaw, Sir Fitz, at yung mga graphic artist, mga content developers, balikan ko lang, no? Ating alamin, mga ka-Arki, kung ano pa yung pagkagamitan mo nung internet connection mo. So, kunwari, content creator ka or graphic artist ka, gumagawa ka ng video at kailangan mo siyang i-upload. Alam nga naman, 5 oras ka maghihintay para ma-upload yung video mo. Ang kagandahan pa niyan, nung 90% to complete na siya, nasira pa, naputol pa. Uulitin mo na naman siya. Oo. Diba? So, pagdating doon sa speed nung plan, aside from kung saan mo siya gagamitin, I think important din kung ilan kayong gagamit. Kasi kung malaki yung pamilya ninyo, let's just say na 10 kayo sa bahay, tapos ang isang karamihan pa sa inyo, bukod sa laptop, meron ding cellphone, tapos may tablet. So, multiple devices, ang daming gagamit. Then, definitely, kailangan nyo ng mataas na download speed. Kasi kung sabay-sabay lahat kayo gumagamit, nako, syempre babagal yan. And I think isa yan sa mga dapat din na kinukonsider kung saan ba siya gagamitin nung mga kasama mo sa bahay, di ba? So baka mamaya mayroong isa dyan na gagamitin din siya for work at marami siyang mga files na usually din na download tsaka ina-upload. So kahit na hindi mo siya need, kailangan consider siya kasi part yun nung ano eh, nung household ninyo. Part siya ng household ninyo, nagagamit ng internet connection. Yan. At idagdag ko rin dyan, Sir Fitz, no? Yung nagiging dahilan din yan ng away sa loob ng bahay. Yes, oo. Oo, magre-reklamo si Bunso. Ano, kuya, nanay, kailangan ko ng ano, internet, ako muna. Sasabihin ng isa, hindi, kailangan ko rin siya. Kailangan kong manood nitong ano, startup sa Netflix. Mag-stream nung ano niya, nung kanyang K-drama. That's something na kailangan din ng mataas na download speed if mahilig kayong mag-stream, lalo na kung marami sa inyong iba-iba yung ano nyo, subscription niyo, tapos sabay-sabay kayo nanonood ng iba-ibang show, so dapat medyo mataas yung download speed, no? And pagdating doon sa specific na mga companies na nagpo-provide ng internet connection, ang na-experience ko kasi hindi lahat ng internet provider covered yung area mo. So I think maganda ding tingnan yon, i-check yung sino ba yung mga available dun sa area mo. Particularly, actually, ano siya eh, very precise yung location. Meaning, kunwari, dito sa street namin, merong ganitong company, pero dun sa kabilang street, hindi sila makapag-subscribe kasi hindi covered dahil meron silang yung mga ano bang tawag mo doon, mga boxes na dapat ano, may naka-install doon sa poste na malapit doon sa bahay, otherwise masyadong malayo na para malagyan ng internet connection yung bahay mo. So hindi i-waitlist ka, hindi kanila kagad mabibigyan ng subscription.
So, pwede silang tumawag, I guess, dun sa mga iba't ibang internet providers and ask kung meron ba kayong coverage dito sa street namin, no? Street level yung question, hindi lang basta-basta dito sa Parañaque or dito sa Quezon City, but dito sa specific street itong subdivision namin, para hindi ka na rin mapagod sa pag-check ng mga iba't ibang mga plans na available. Kasi ang titingnan mo na lang kung sino yung pwedeng mag-provide or mag-install doon sa street mo, no? Mm-hmm. Itagtag ko dyan, Sir Fitz, yung para sa akin, isa pang tip, isasabay ko na, no, kung ako tatawag na sa mga providers, di ba, to ask kung covered pa yung jurisdiction ko. Isang dadagdag ko dyan, pagka tinawagan mo isa-isa itong mga service providers, pansinin natin mga ka-Arki yung kanilang machine prompt or kaano kabilis tayo mako-connect dun sa actual na tao na a-attend sa ating concern. Diba? Kasi it's a sign na ano eh, diba? Pag naging user na tayo, nagkaroon na tayo ng account sa kanila, gano'ng ba kabilis bago nila sagutin yung ating tawag? Kasi ako, naiinis yung ako. Yung quality ng customer service, no? Correct, oo. Press 1. Press 2. Ikaw, ano ba experience mo dyan pagdating sa customer service? Experience ko dyan, hindi ko sasabihin yung provider. Pero malupit ang kanilang... magaling yung kanilang machine prompt, ha? Yung voice prompt nila. Talagang pati utak mo magagamit mo para masunod mo talaga siya. Ah, ganun ba? Oo, pag nagkamali ka. Meron pa yung ano, nagtatanong ng account number. So dapat naka-ready na yung account number mo sa tabi, di ba? Minsan na tumawag ako, na tinanong ako ng account number, please enter your account number. Kailangan na, no? Hawak mo yung billing mo para alam mo yung mga account number. Eh wala sa akin. Wala. Down, ano, drain up ko yung call, kinuha ko yung account, tawag na naman ako. So, back to, ano naman, press 1. If you want to speak in English, press 1. Okay. Siguro, ano, isa pang tip, or I don't know if this can be our last, unless may idadagdag ka. Usually kasi nakikita ko, nagtatanong online kung ano ba daw yung magandang internet provider. Pero para sa akin, better ang gawin mo yung mga kapitbahay mo ang tanongin mo. Kasi it's so easy to ask na magano magandang connection dito sa Parañaque. Pero syempre yung sasagot sa'yo ng mga friends mo, hindi mo naman mga kapitbahayan dahil as I mentioned, usually street level ang coverage eh. So better na maging friendly tayo sa mga kapitbahay natin. So tanong sila, anong internet provider ninyo? Secret. Mabilis ba? Oh, di ba? Secret. Nako. So, I think it better or mas valuable yung feedback na makukuha mo sa mga kapitbahay mo pagdating sa experience nila sa mga internet provider nila. So, pag sinabi nung kapitbahay mo na, ah, ito yung provider namin, ang pangit nga ng customer service, madalas, mabilis nga yung connection, pero madalas naman down, so useless. So, alam mo yun, you will get better insights kung ano ba yung mas magandang piliin dun sa area mo. Dahil, we have to admit, may mga area na mabilis si provider A, tapos may mga area na si provider B yung mas maganda. So, kailangan natin tingnan ano ba yung prevailing na internet provider dun sa area mo or dun sa street mo. Ano yung pinakamaganda yung service, pinakamabilis yung connection speed. Yun. Yes, oo. At so yun mga ka-RK, no? So meron tayong mga kailangan gawin tulad nga nung binanggit namin ni Sir Fitz kanina. So mag-research tayo, tawagan natin yung iba't ibang internet service providers to ask kung covered yung jurisdiction natin and also to check yung level of customer service. At siguro yung third, yung pinakamadali dito, pumunta sa kapitbahay at magtanong kung kamusta yung kanilang internet connection to get ano no an idea kung ano yung mas reliable dyan sa area ninyo. Tama. And then, once they're able to have a list of yung kinoconsider nila na internet provider, find a plan na appropriate dun sa needs ng household. No? Ano ba yung speed na magiging acceptable sa inyo, and then find the plan na pasok sa budget natin. Okay? Oh, so, yun. May dadagdag ka pa ba? Wala na, Sir Wala Fitz. Na. Mm-hmm.
So, yan. Sa ngayon, di ba, medyo dumadami ang mga internet provider aside from the big two. Siyempre, mm-hmm. meron tayong Third Telecom, and then locally, may mga nagpo-provide din ng internet or broadband service, yung mga cable companies, di ba? Meron din yung mga yan. Tapos, may mga internet provider na yun talaga yung businesses nila, yung mga nagpo-provide ng mga high-speed fiber connection, etc. So, marami tayong choices, and let's see kung ano ba yung magiging best para dun sa location and needs and budget natin. So, I hope may mga natutunan yung mga ka-Arki natin, lalo na yung mga naghahanap at nagko-consider na magpa-connect sa bago or mag-change na kanilang internet service provider. And I hope kung nagustuhan niyo itong video na to, ay give it a thumbs up and share it to your friends. And please remember to subscribe to our channel. Yan. Gamitin ang internet service para makapag-subscribe sa Wealth Arki channel. At makapanood every Thursday, 6 p.m. sa ating live stream. Okay. So, maraming salamat mga ka-Arki, and see you again sa live stream natin at saka sa next pre-recorded video natin dito sa ating YouTube channel. So, maraming salamat, Marion. Thank you mga ka-Arki for watching. Okay, bye-bye. Bye-bye. Ingat.